So ito, mga kaibigan, ano, marami siyang wires. Marami siyang wires actually. So hindi naman dapat ikakalito. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ano yan? Ito. Itong wire na to is ano to. Galing sa dito yan, sa license plate. Mayroon siya kasing license plate. Tapos itong yellow saka black, ito yung sa signal light, ito yung sa left, ito yung sa right, yung positive. Ngayon ito, itong dalawang black ground ito. Ngayon ang gagawin ko, para wala na masyadong wire na gumagapang doon, i-tap ko na lang itong dalawa na to dito sa ground ng license plate. Kasi iisa lang naman yan eh. Isang wire na lang yung gagapang, imbis na tatlong wire doon. Yan. Imbis tatlong wire diyan ang pupunta, isa na lang. Kasi nga ipagsamahin natin dito. Tapos itong ano, ito yung sa T-light niya eh. Since na LED, lead yung T-light natin, ito na. Nagdugtong na ako dito ng wire. Tapos papagapang natin dito. Yan. Dito na ako kukuha ng supply. Ito, makita itong relay na to. Yan. Itong dalawa na to, ito, ano, parehas may supply yan pag mag-switch on ka. Ayan, switch on. Switch on siya. Tapos ito. Ayan o. Ayan, may supply siya. Sa on. Dito tayo magtatap sa T-light natin. Kasi nga, dapat battery operated yung T-light natin para hindi siya mapundi. Ngayon, yung isa dito, itong blue, itong blue, ito yung supply ng T-light ng stock natin. Supply ito. Kumbaga ito, dynamo type. Dynamo supply. Kumbaga AC ito. Alternating current. Ito yung lumalabas dito. Kaya ang gagawin ko, itong positive na to, yan. Kasi ito, bulb eh. Yung license plate niya. Kita ba? Yan, bulb yan. Bulb siya, kaya pwede siya dito. Itong wire na to, ito yung pinapagapang ko. Yan. Dito siya magtatap ngayon. Dito siya. Kumbaga, yung license plate natin is magiging dynamo operated siya. Ito na po, mga kaibigan. Ano. Yan. Yan, nabuhol ko na siya. Ito na yung kinabit natin. Pinagsama yung ground. Sa isang ground. Kumbaga tatlo sila. Para isang wire na lang. Kaya ito. Isang wire na lang yung gumagapang. So dito na siya. Ngayon ito open. Open na open siya. So hindi po maganda na open siya. Kasi nga dito may mga release tayo. Class relay ito yung sa static relay. Tapos ito yung CDI niya. So hindi pwede na wala siyang cover. Kaya ito. Actually itong inner fender cover ano. Ayan. Galing ito sa Raider. Raider 150. So ayan, kung mapansin nyo, medyo tabingi siya kasi nga hindi nga para sa kanya. Kumbaga, ginawa ko lang to para sumigo. Sumigo dito. Sa ilalim. So ayan. Magiging ganyan na siya. Ayan. At least mayroon siyang ano, cover. Hindi man maganda tingnan dito, pero tago naman 'yan eh. Ayan, nakatago naman 'yan kaya okay lang na ganyan ang itsura niya. Ayan. So ngayon,
Itong mga wires na to, ito. Ayan. Ito yung magiging silbing dadaanan ng mga wires para hindi maipit. So, ito na, yung kanina. Tinap ko na dito sa position, sa ignition on. Dito. Ito yung magiging battery operated ng T-light natin. Ayan, ito yung T-light natin. Ayan. Ito yung ground, yung black. Tapos ito yung sa brake light. Sa brake light naman, sinasabi ko na, battery operated naman talaga yung brake light. So, ito yung kulay dilaw. Ayan. Dito natin i-connect yung pula. Tapos ito, ground. Ito ground. Tapos ito, itong dalawang signal light na to. Ito yung kaliwa kanan. Actually, dinugtungan ko na siya. Dito siya mag ano, dito siya magkukunik yung dalawa na to. Sa left and right. Tapos, ito na yung nagiging common na ano. Kumbaga, ang dala nito, tatlong ground. Ayan. Yung ground nito ng signal light. Ayan. Para minus wire tayo nagagapang. Kaya yun, pinag-isa na lang natin. Okay, buuhin ko muna. Left and right signal light positive. To. Tapos ito hindi ko na babaguhin. Itong flat na mill. Sa ito yung ano. Puro ano pala to, puro mill. Gagawin ko na lang ito, kita niyo to. Yan, iipitin ko na lang siya. Ito sa magitan nito, ipitin ko na lang to. Itong yellow, ito yung sa connection ng brake light natin. So, ito yung kulay red sa brake light natin. Ito 'yon. So, ito yung black ground. So, dito natin i-connect sa black to black. Yan. Ganun lang po ka simple yung pag wiring nito. Tapos ito na nga itong sa T-light natin, since na itong dilaw, itong yellow na to, itong yellow wire, ito yung T-light natin, since na yung T-light natin is naka-lead red white. Dito ako nag-tap, ayan o. Yan, naka-tap siya doon. Hinugot ko yan siya, tapos inipit ko. Itong ano, nakaipit yan, hindi yan basta-basta sinusok-sok lang kasi iinit yan pag isok-sok lang. Naka ano yan, nakaipit yan. Nakaipit yan sa sarili natin. Sa wire, yung positive. Ito yung sinasabi ko kanina na yung supply ng stock na T-light. Dito yan, sa license plate valve. Yan. Dapat pag switch on. Since battery operated siya. Ayan, switch on lang yan. Switch on lang yan. Dapat naka-ilaw na to yung T-light. Oo, wala. Bakit wala? Kasi wala pang ground. Ito, wala pa siyang ground. Hindi pa nakakabit yung ground natin. Ayan, naka-ipit lang yan. Ayusin ko lang maya. Ayan siya. Charwan! Ayan, umilaw na yung T-light natin. Ayan, ganito na ang itsura niya. Yung binahol ko na yung wire. So, makikita natin, dalawa lang yung, halos, ganun lang ang itsura niya. So, ito, wire strap ko na lang. Ayan, tapos ito, naka-wire strap lang din. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan, tapos, ayan, yung loob niya. Ayan, ganyan na. Ayan. Ganyan yung itsura sa loob niya. Tapos, ilalim. Ayan, pag ganun. Ganyan yung ilalim niya. Ayan. So, yan. Ibabalik ko na yung cover niya. Tinisting ko na to. Gumagana na lahat. Natin. Ayan. Ayan, gumagana na. T-light niya. Ito yung license niya.
Ayan, ayan, gumagana na siya. License niya. Tapos brake light. Brake light, apak. Ayan. The light. Ayan. Okay. Muli po, pag ganitong gumamit kayo ng ganitong universal rear fender para sa Yamaha YTX, ang magiging butas nyo dito, ito isa, dalawa, tapos tatlo, apat. Bali, apat yung magiging butas nyo dito. So, tapos para magiging maganda yung lalabas niya. Ayan, gumamit ako ng bracket. Naka-bracket yan, bakal yan. Okay, ganyan na po yung naging hitsura niya, mga kaibigan, kapatid din. Ayan. Mukhang pang-touring na pang-offroad. Kasi yan po yung gusto ko talaga na ano, magiging naked siya. Ayan, ganyan po yung nagiging itsura na niya ng rear fender na ating minumidified. Ayan. So, pasensya na kayo kasi hindi pa na hugasan yan. Ganyan lang yung itsura niya. So, ayan. Okay po. Sa mga magbabalak na magmumodified ng rear fender gamit yung universal, ayan na po yung nagiging itsura na kinabit natin sa Yamaha YTX. Ito po yung ano, signal light. Ayan, makikita nyo, ano lang yan, mura lang yan, 120 lang bili ko ng dalawa. Kaya sabi ko yung light dapat yung kakabit dahil nga hindi ganun siya katibay. Kaya ayan siya, nababagay din siya sa tea light nya, saka yung signal light nya na maliit. Okay po, maraming salamat po mga kaibigan, kapatid, sa panonood. Napatuloy ko kayong hinikayat na patuloy suportahan po ang ating video. I-like na rin at saka i-press na rin yung notification bell para magiging updated kayo sa bawat upload natin. Maraming salamat po. God bless you guys.